Yan, so kamusta ka na? Once again, I'm Raymond Tabaki. At dito sa video na to, gusto ko na mag-share sa inyo ng isang idea, especially kapag may mga bagay na hindi nangyayari sa mga pinaplano mo, may mga bagay na hindi nangyayari sa gusto mo. Let's say, for example, na-disable yung Facebook Ads account mo, hindi mo nakukuha yung mga resulta na gusto mong makuha kapag ginagamit mo yung Facebook Ads mo or something about sa online marketing, sa business mo. Ayun, no? So, dito, actually, kasi yun nga, kailangan mo talagang tanggapin na nangyayari yun minsan sa buhay natin, no? Nangyayari yun sa business mo, sa buhay mo, na may mga bagay talaga na hindi mo makokontrol. Pero, ano yung pwede mong makontrol dito? Yung pwede mong makontrol dito, yung pwede mong gawin sa susunod. Diba? Yung pwede mong gawin. Let's say na-disable yung Facebook Ads account mo. So, dahil dyan, kailangan makita mo instead na parang isipin mo na katapusan na ng business, wala nang mangyayaring maganda, na sabi natin, wala na, tigil na yung production, yung ganyan. Take it as a challenge to do something different. Diba? Take it as a challenge na may iba kang subukan na strategy. Okay? Naalala ko noong mga 2014, 15, yung mga ganun, yung na-disable din, yung Facebook ads, kasi yun yung mga times na nagsisimula pa lang ako. Doon ako, naging opportunity yun para sa akin, para mag-grow. Okay? Dahil na-disable yung Facebook ads account ko noong mga panahon na yun, doon ako na-challenge na mag-video marketing. Parang ganito, diba? Nag-video ako. So, kung hindi nangyari sa akin yun, possible na wala pa akong courage, no? Wala pa akong lakas ng loob para mag-video na parang ganito. Kasi kung susubaybayan mo YouTube channel ko, nag-video na ako, 2014 pa lang, 15, yun yung mga times na na-disable yung Facebook ads account ko. So ako, instead na, of course, nanggaling din ako doon na parang sumusuko, na parang lagi ko sinasabi, parang puro na lang kamalasan nangyayari. Pero, nung nagsawa ako sa ganong klaseng sitwasyon, nag-focus ako sa ibang strategy kung saan paano pa ako makapag-attract ng mga prospect, paano pa makapag-attract ng business sa websites ko, ng mga clicks sa websites ko. Kaya sumubok ako ng video marketing. And yun na nga, nakakatuwa dito, karamihan din ang bumibili sa akin, karamihan na nagfa-follow din sa akin, karamihan ng mga nakilala ko personally, nanggaling din sa YouTube. Okay, nakilala nila ako sa YouTube and yun, may iba nakapag team up kami, may iba, may mga nakakasama ko sa negosyo, may iba naging customers ko, may iba talagang sumusuporta ng videos ko, talagang sinishare nila, marami raw sila natutunan at yun, lalo pang kumakalat yung message ko at syempre, dahil doon naging resulta rin yun sa pagpunta nila sa websites and products ko. Okay? So nangyayari talaga yan, no, guys. Na nangyayari yan sa iyo na may mga minsan hindi mangyayaring nasa plano mo, minsan na nakaka-frustrate, parang lagi kang pinag-iinitan, 'di ba? Pero kapag nag-focus ka sa mga bagay na pwede mong gawin ngayon, okay? Doon ka makakaisip ng mga creative ways, doon ka makakaisip ng mga next level strategy, next level action. Malay mo bigla kang mag-YouTube live, bigla kang mag-Facebook live, yung pala pilit ka ng pilit sa Facebook ads. Sa YouTube pala pumatok yung business mo, 'di ba? Na-challenge ka pa, na-practice mo pa yung pagiging leadership skill mo, na-practice mo pa yung pagiging communication skill mo dahil nagvi-video ka. Yung pala na-improve mo din yung pagka-copywriting mo dahil napunta ka sa pagpo-post sa Facebook, parang ganoon, 'di ba? So, take it as an opportunity to grow. Okay? Sabi nga nila, 'di ba? Don't wish it was easier, 'di ba? Wish you were better. Sabi ata yun ni Jim Rohn, di ba? Kung nagpa-follow kay Jim Rohn, isang motivational speaker. Sa bawat challenges na nangyayari sa'yo, okay? I-take mo yun as an opportunity to grow. I-take mo yun as an opportunity to be better, to be stronger, to be mas courageous siguro. And yun yung pwedeng magbigay sa'yo ng next level idea, next level stuff, next level strategies na pwede mong bigla mong maiisip na, ganun pala yun. Oo nga, no. Pwede pala yun, di ba? Doon ka makakaisip ng mga ganong klaseng strategy. Kaya gawin mo siya, parang blessing yon para sa'yo na nangyayari sa'yo yan. Dahil doon ka macha-challenge
na mas maging magaling, di ba? So yun, so by the way, kung gusto mo rin pala ng step-by-step videos about Facebook ads, i-click mo lang yung video dyan sa taas dahil pinrepare ko yan para sa'yo. And gusto ko lang din pala kita tanongin, no? Ano ba yung naging pinaka biggest challenge na nangyari sa'yo, no? Ano yung pinaka biggest challenge na nangyari sa'yo? Tapos pwede mo dyan i-comment para magkaroon tayo ng interaction, no? Parang usapan lang, di ba? Mag-comment ka dyan para i-share mo, no? And by the way, kung gusto mo yung mga ganitong klaseng videos, make sure to click the subscribe button at i-check mo rin yung mga links na dyan sa description para maka-join ka sa Facebook group, makasama ka sa community, and syempre, para ma-request mo rin ng libre yung free Facebook Ads Crash Course. So once again, I'm Raymond Tabake and I hope to see you again sa next videos.